Hi everyone, blessed Sunday po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? I hope maayos niyong pinapalipas ang pahinga ninyo. At dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. And pakiclick nyo na rin yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko dito. And also, please don't forget to follow my Facebook page, Chinoy Dubai. Medyo matagal-tagal din na nanahimik ang mga kasong isinampa laban kay Dr. Chow Tiao Yumol. July 24 ng taong ito, nung mangyari ang pamamaril ni Dr. Yumol sa isang graduation rite ng Ateneo de Manila University na ikinasawi ng tatlong mga biktima. Ito ay sina dating ex-mayor ng Lamitan na si Rose Furigay, ang kanyang aide na si Victor Capistrano, at yung security guard ng Ateneo de Manila University na si Genever Bandiala. Nasugatan din sa pamamaril sa insidenteng ito ang babaeng anak ni ex-mayor Rose Furigay na si Hannah, pero nag-survive. Naging masyadong controversial din ang pangyayari ito dahil nga may mga tao rin na nagsasabi at nakisimpatya kay Dr. Yumol dahil para sa kanila, si Dr. Yumol ay biktima ng social injustice. Kilala rin kasi si Dr. Yumol bilang doktor ng bayan dahil madalas niyang binibigay ng libre ang kanyang serbisyo sa panggagamot, lalong-lalo na sa mga kapwa niya sa Lamitan na hindi nakaka-afford lalo ng mga medical and healthcare services. Medyo naputol nga lang itong pagseserbisyo ni Dr. Yumol nung pinagbawalan na siyang i-practice yung kanyang profesyon na nag-ugat di umano sa alita nila ng mga Furigay. Maraming mga exposés ang inilabas ni Dr. Yumol laban sa mga Furigay. Kabilang na dito ang alegasyon niya na itong mag-asawang Furigay ay mga drug lords sa Lamitan, Basilan. Dahil nga dito, sinampahan ng mag-asawang Furigay si Dr. Yumol ng patong-patong na mga kaso na humantong nga ito sa pagpapalabas ng korte ng warrants of arrest laban kay Dr. Yumol. At dahil din nga dito, ni-revoke ngayon ang lisensya ni Dr. Yumol bilang isang doktor at pinagbawala na siya sa kanyang panggagamot. Out of frustration at siguro na rin sa palagay ni Dr. Yumol, hopeless na itong mga ipinaglalaban niya. Kung kaya humantong ito sa malagim niyang desisyon, napaslangin na nga ang mga tao na sa palagay niya ang punot dulo ng lahat ng ito. Yun nga lang, sa ginawa niyang ito, may isang inosenteng buhay ang nadamay. Isang tao na wala namang kinalaman dito sa hidwaan nila ng mga Furigay. At ito yung security guard ng Ateneo de Manila University. Nabaril at napatay din kasi ni Dr. Yumol itong security guard ng Ateneo de Manila University na si Genever Bandiala nung pinipigilan siya ng security guard na ito na makalabas ng compound ng Ateneo de Manila University pagkatapos ng insidente. Dahil nga sa insidenteng ito, sinampahan ng patong-patong na kaso si Dr. Yumol. Ilan sa mga kasong ito ay ang 3 counts of murder, isang frustrated murder, car theft, illegal possession of firearms, at malicious mischief. Nauna nang nag-plead ng not guilty si Dr. Yumol sa kasong illegal possession of firearms at malicious mischief. Itong malicious mischief na kaso niya, ito yung pagkakasira niya sa isang property tulad nung sasakyang ginamit niya nung siya'y tumakas. Yung sasakyan kasi na yun ay hindi niya pag-aari, pero naibangga niya ito nung tugisin siya ng mga otoridad. August 2, 2022, nung nagkaroon ng arraignment para dito sa dalawang kasong ito. At nung August 4 naman, 2022, nagkaroon ng schedule para sa arraignment dito sa mga natitira pang kaso laban kay Dr. Yumol. Ito yung 3 counts of murder, isang frustrated murder, at car theft. Ang nangyari nga lang nung August 4, hindi natuloy yung arraignment. Na-postpone ito dahil humiling ang mga abogado ni Dr. Yumol sa Quezon City Regional Trial Court na kung maaari ay i-postpone na muna ito dahil nagpapakita raw ng mga senyales ng mental disorder itong si Dr. Yumol. Kung kaya dahil dito, hiniling ng mga abogado ni Dr. Yumol sa Quezon City Regional Trial Court na kung maaari daw ay sumailalim sa agarang pagsusuri ng mental status ni Dr. Yumol. Pagkatapos nito, nung September 16, na-postpone uli yung supposedly na arraignment para sa mga kasong ito.
laban kay Dr. Yumol dahil nga hindi pa tapos yung ginagawang mental test kay Dr. Yumol. Ngunit matapos na sumailalim sa ilang serye ng pagsusuri sa pag-iisip ni Dr. Yumol, idineklara ngayon ng National Center for Mental Health na si Dr. Yumol ay angkop na manindigan para sa isang paglilitis. At ito yung kanilang medical report na isinumite noong October 24. Ibig sabihin nito, si Dr. Yumol ay psychologically fit to stand a trial. At dahil nga sa medical report na ito ng National Center for Mental Health, napagpasyahan ngayon ng Quezon City Regional Trial Court na ituloy na yung arraignment sa mga natitirang kaso laban kay Dr. Yumol. And during the arraignment para sa mga kasong ito, nag-plead uli ng not guilty plea si Dr. Yumol. Hindi rin nakadalo personally si Dr. Yumol dito sa arraignment na ito, kung hindi via video teleconferencing lang, dahil kasalukuyang nasa detention facility si Dr. Yumol ng BJMP. Actually, bago nito, humingi uli ng postponement ang kampo ni Dr. Yumol. Pero this time, hindi na sila pinagbigyan ng husgado. Ibig sabihin din ito, hindi na pwedeng gamitin ni Dr. Yumol yung sinasabing insanity plea o yung pagkabaliw para mabawasan yung bigat ng mga parusa kung sakasakali sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Dahil lumalabas na nga sa evaluation ng mga doktor na matino yung pag-iisip ni Dr. Yumol nung ginawa niya yung sinasabing mga krimen. Although dati pa naman nung hinuli si Dr. Yumol, inamin naman talaga niya na ginawa nga niya yung krimeng pagpaslang dun sa tatlong biktima. Pero dito sa arraignment na ito, not guilty plea pa rin ang inihain niya. Marahil siguro ito rin yung advice ng mga abogado niya sa kanya. Kasi kung magpi-plead na naman siya ng guilty plea, hindi nalilitisin yung kaso niya. Agad na siyang bibigyan ng mga kaukulang parusa. Although siguro mas mababang parusa kung halimbawang nag-plead siya ng guilty at direktang aaminin niya yung mga krimeng ginawa niya. At kahit sabihin na posibleng bababa nga yung mga parusa kung direkta niyang aaminin itong mga krimen na ito. Pero siguro sa tingin ng mga lawyers niya, mas maganda na ilaban pa rin nila itong mga kasong ito sa korte. Dahil baka nga mas bumaba pa ang magiging parusa para sa kliyente nila. Personally, para sa akin, nasasayangan ako and at the same time, naaawa kay Dr. Yumol. Isa kasi siyang mabuting manggagamot na naging biktima lang ng mga circumstances na dumagok sa kanya. Pero ano't ano paman, mali rin talaga yung ilagay natin ang mga batas sa mga kamay natin. Kasi hindi kailanman maitutuwid ng krimeng pagpatay ang anumang pinaglalaban natin. No matter how hopeless or helpless the situation may be, may batas at may justice system ang bansa natin. At hindi maitutuwid ang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Sabihin ko man nakapuri-puri yung mga dating ginagawang pagtulong ni Dr. Yumol, lalong-lalo na sa mga kababayan niya sa Lamitan. At kapuri-puri rin yung tapang niya na labanan ang mga taong makapangyarihan. Pero yung krimeng ginawa niya, dapat pa rin niyang pagbayaran. And this is all for now, mga kaibigan. Antayin na lang natin kung kailan magsisimula ang pre-trial dito sa mga kaso ni Dr. Yumol. At iwan na natin sa husgado at sa korte kung ano ang magiging desisyon nila dito sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Once again, mapagpalang Sunday sa inyong lahat. Bukas simula na naman ang ating working day. At sana lahat tayo ay magkaroon ng productive at healthy na working week ahead of us. Maraming maraming salamat ulit sa inyong panonood at sa inyong suporta. Mag-ingat po kayo lagi and God bless.